Kumalas ang isang van na hatak-hatak ng isang trailer truck sa Mel Lopez Boulevard sa Maynila. Lumundo rin ang isang poste ng kuryente na nadamay sa disgrasya. Nagbabalik si Dave Abuel. Kumambalang sa dalawang lane ang 40 talampakang container van na ito. Sumampa sa gutter ang trailer truck na may karga sa container van at tumama pa sa isang poste. Dahilan para kumalas ang container van at dumausdo sa kalsada. Natamaan din ng truck ang isang SUV at van. Sa inisyal na investigasyon ng Manila Traffic and Parking Bureau, nagsimula ang aksidente nang makagitgitan ng trailer truck ang isang puting SUV. Nagkapikunan pa umano ang dalawang motorista. Malamang-lamang yung trailer driver ang medyo may pagkukulang. Hindi siya nagbigay doon siguro sa SUV. Meron pa siyang sinasabi na nagde-dirty finger daw yung driver ng SUV. Kaya parang nawawala siya sa concentration. Ayon sa driver ng nadamay na van, mabilis ang takbo ng trailer truck nang mangyari ang disgrasya. Pagkatapos niyang bangga sa poste, antulin pa rin ang takbo niya. Sinalpok yung putsi na puti. Tapos yung puti naman, parang tinulak. Tumama naman po siya dito sa dilig ng van. Hindi na rin nagbigay ng pahayag ang driver ng trailer truck at puting SUV. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang tunay na nangyari. Posibleng makasuhan ng reckless driving at obstruction to property ang driver ng trailer truck. Inabot ng 2 oras bago naalis ang container van sa kalsada. Inayos naman ng Meralco ang napinsalang poste. Hindi naman naputol ang mga kable nito kaya hindi naapektuhan ang supply ng kuryente sa lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.